Isang ginamalan ko sa inyo lahat, tinatawagan pa sa buwan ng Milano ng Masigyo, basihan niyo po tayo. Maraming pong salamat, Panginoon. Itinakas namin ang lahat ng nangyayari dito sa City
bawat isa. Nawa, O Diyos, ibinabalik natin sa inyo ang kataas-taas na papuri. Sa ngalan ng ni Jesus, marami pong salamat. Dalangin natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik niyo! Ang mabuno sa panunumpas ng Kamatang Pilipinas mula sa TPMO, Traffic Enforcer, James Sanyola. Meron po bang announcement mula sa mga opisyales? Ma'am, announcement po?
Magandang umaga po sa inyo lahat. We are Francis Zamora, Vice Mayor of Warren India. Sa ating mga konsehal, City Administrator Attorney Dennis Panginoon, sa ating mga department heads, at sa ating kapwa-kabali, local government assembly. Magandang umaga po sa inyo. At this point po, in-acknowledge po ang presence ng mga special guests mula sa GSPS, headed by Chairman and concurrent acting President General Manager Rolando Ledesma. And NCR Department 3 Manager Noel Alvarez at Vice President NCR Leo Quisadino. Magandang umaga po sa inyo. Magandang balita po para sa atin dahil malaking karangalan naman po ang nakamit na ating mga kapwa sa Maneno para sa ating bukso. Noong July 13, inanap ang Gawad Kalasal Award and Ceremony for NCR sa Limalupig Hall ng AFP Clubhouse. At isa sa mga ginawaran ng pananal ang Xavier School na itinanghal bilang best private elementary school in National Capital Region. May I request Mayor Francis Zamora to present the plaque of recognition and of course Ms. Jane Cacacho, grade school principal, and Mr. Jerry Castaneda, PRRM coordinator of Xavier School. Thank you.
isang mapagpalang buwan ng wika po sa ating lahat. Magandang umaga po, Mayor. Ang pamunuan ng Defense at One ay buong pusong magpapasalamat sa suporta at financial balance at financial support galing sa LGU, Mayor. Ang tiwala, yung suport at tiwala na binigay po din sa amin ang nagbigay ng lakas at pag-asa para sa mga bata nito. Ngayon, bago po sila makarating sa Singapore, gusto ko po muna ipabatid po sa kaalaman ng lahat na simula po, ang journey po nila ay nagsimula last July, isang taon po ito. Nagsimula po sila July hanggang sa February 2019, 12 Saturday po yun. Yung tinatawag na Mathematical Challenge for Kids, pero bago po sila makarating sa Saturday na to, nagkaroon po ng elimination. At sila po yung napili doon sa elimination. And after the 12 Saturday training, meron po silang dinaanan test. Yung test na yun ay kailangan ipasa nila para umabot sila sa susunod na stage. Ito po yung tinatawag na Young Mathematicians In-House Intensive Training Program. 4-day intensive training sa Canyon Wood Resort, Laurel, Batangas, mula April 2 to 5, 2019. So, ibig kong sabihin, ang mga young mathematicians po natin ito ay hindi po nagbakasyon. Sila po ay nilagay sa isang hotel, walang kasamang magulang, kasi pasado sila doon, IQ, mentally, kaya nila. Ngayon, itignan naman ng pamunuan ng MPG kung kaya ba nilang mag-isa pag sila ay pumunta sa isang inyong lugar. So ayun po ay walang cellphone, wala po lahat, sila lang po, sarili lang po nila. So kailangan lang po nila doon ay makuha ng lahat ng ibibigay na duties and responsibilities nila. And after that, meron ulit silang test. So hindi basta-basta natatapos ng training, kundi isang pang test. Para sa susunod na training ulit, naipasa po nila yung test doon sa in-house, pumasa po silang anim. So, nagkaroon po sila ng 1-month-long summer training program in preparation for International Mathematics Contest. Kasi naipasa po nila yun, pwede na silang sumalang sa International Contest. Nag-start po yun ng April 26 hanggang May 26. Isang buwan po intensive araw-araw po silang tinitrain. Hindi po sila nagpakasyon tulad ng isang bata, pero in-enjoy na lang nila po yung training doon sa Lobdang Training Center. And after that, another test. So, another phase, another level, ito naman yung set of training. Kung saan sila napili o kung saan yung bansa kaila represent nila kasi magkakaiba po ng contest yun. May mathematics phase, group, or individual. Since sila ay pupunta sa Singapore, meron din po silang, training para sa Singapore. Yan po ay nagsimula noong June 6 to July 27. Bago po makarating ng Singapore, bago po sila makarating sa international contest na to, nagkaroon pa po sila ng international competition assessment for school. Pasado din po nila yun. Yung CMOS, Southeast Asian Math Olympiad, nagkaroon po tayo ng silver award dito ba? Kay Lance Gabriel, and then Rhodes Sky Lovins, ito rin po sila. And then nagkaroon din po ng national parallel contest. Meron din sila nag-won silver, si Joaquin Yon, Joaquin Villarreal, and si Lance Sanone. And then another contest, during that time, sumasali sa mga contest na yun, yung tinatawag natin International Kangaroo Competition. At nagkaroon din isa sa kanila, meron din silver na nakamit. So, marami pong contest bago nakarating po yung ito. The latest is yung Australian Atlas. Pwede po rin po nang i-request si Vice Mayor Warren Villa at mga konsyel para po sa isang photo opportunity. Let's go.
DepEd ang ating DepEd para sa national issue. Honorable Mayor Francis Zamora, Vice Mayor Villa and City Council and all employees, good morning po. On top of those achievements, the ones that are very significant are the ones that contribute to the learning outcomes. And recently, ang San Juan po ay ranked number one sa National Achievement Test sa National Capital Region. And also, in the Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test, the results showed that our learners from DGMP, from our school base, got 95% passing rate, number one in the National Capital Region. Salamat po sa LGU for the support, Honorable Mayor. Graduation po natin sa DGMP sa Friday po at mabuhay po tayo lahat. Congratulations po ulit. Ngayon naman po, tinatawagan po ang ating butihing Mayor, Mayor Francis Zamora, sa isang quick announcement. Hey, magandang umaga po sa inyo lahat. Muna po, binabati ko ang Senior School sa pagbigay ng karangalan para sa lungsod ng San Juan. Binabati ko siyempre yung mga mag-aaral natin na nanalo po sa math contest sa Singapore. Para sa kalaman po na lahat ng pamalang lungsod ay nagdaan po ng 300,000 pesos para po sa kanilang biyahe at di naman po nasayang yung pondong isinuporta natin para sa kanila sapagkat nagbigay po sila ng karangalan para sa atin. At gaya po na binanggit ni Dr. Ibanez na ang San Juan po ay nag-number one sa achievement test sa National Capital Region. Ito po ay binabati ko rin sapagkat patunay ito na ang San Juan po ay namumuna sa edukasyon. Hindi lamang sa mga karating lungsod ngunit sa buong Metro Manila. Kaugnay nito, nais kong sabihin sa inyo na lahat po ng pamalang lungsod ng San Juan Nakawani, Department Head, lahat po ng anak ninyo, automatic ipapasok po sa Education Assistance Program natin. Okay, so... Yung normal applications kasi namin, in only 3 days, napuno namin yung 3,000 slots in only 3 days. Pero para po sa mga kawani ng City Hall, I will give a separate application specifically for local government employees in City Hall, department heads or employees. Meron kayong anak na nag-aaral, grade school, high school, college, meron akong ilalala education assistance para sa inyo lahat. Okay? So, magsaset up ako ng isang area na specifically para sa inyo. Okay ba yun? Wow, sige. Pero may mga requirements ha. So, susundan lang natin yung requirements. Hindi naman siya ganun kahirap. Once you complete the requirements, submit nyo na sa office ko, ilagay nyo lang kung anong department kayo, at para malaman ko, I will ask for a summary of all departments na nagsubmit, at tututuwa mo yan para malabas ang education assistance para sa inyong mga anak at mga ito. Okay? Pangalawa, kung nakaraling mo, ako po ay nasa Malacanang, at nakausap ko kami ni Pangulong Duterte mismo, at siya po ay natutuwa sa ginagawa natin dito sa San Juan. Tingnan niyo naman, yung giniba po yung PCP na nakapatong mismo sa sidewalk ng West Crame, mismo PNP chief po ang kasama natin. Nung tayo po ay nag-implement ng Executive Order No. 7, pagbabawal ng parking, mismo MMDA chairman ang kasama natin. Nung tayo po ay nag-implement din ng Martes ng Executive Order No. 7, mismo ng USEC, ng DALG ang kasama natin. Ano gusto ko sabihin dito? Pinapanood po ng national government ang San Juan at natutuwa sila sa nakikita nila. Kaya pagpatuloy po natin ang ating magandang ginagawa, hindi ito para sa akin, para sa ating lahat ito, karangalan na ito para sa lungsod ng San Juan. Nandito rin po ang ating mga barangay chairpersons at pamumuno ni Conseil Herbert Chua. At nakikita ko naman na
sa bawat barangay, kanya-kanyang pagpapatupad na ng no parking natin at clearing ng sidewalk. Alam ko medyo maninibago ang lahat, pero tandaan natin ito eh, para sa kabubuti ng ating lungsod. Hindi lamang yun. Starting July 29, lahat ng mayor sa buong Pilipinas binigyan ng 60 days para implement ito. At hindi naman ang mayor, pati ang mga barangay chairperson. Kung di natin magawa ito, suspended po ako, suspended din sila. Kaya ganyan po mas tingtong DILG ngayon sa pagpamonitor. Pero tandaan natin, kita nyo naman, naging maganda po ang implementasyon natin. Mas maayos ng daloy ng traffic o pati sa mga kalya natin sa barangay. Kaya magkapitan natin, pagpatuloy nyo lang yan. This is for the good of the majority. Kung meron man kayo narinig, tandaan nyo, mas marami na tutuwa yung mga tahimik na ngayon ay nakikinabang sa mas maayos na daloy ng trapiko sa buong lungsod natin. At pangatlo, tanong ko lang, sino dito ang member ng GSIS? Tasang kamay. Tasang kamay, tasa natin. Sino ang GSIS member? Lahat ba? Meron daw, according to our President Chairman, merong mga member at hindi member. Ito, meron akong good news para sa inyo. Pero bago niyan, tanong ko, sino may utang dito sa mga pinag-uutangan? O, tasa kamay. Tasa kamay, sino may utang? Yung umuutang sa mga lending, sa mga 5-6, sa mga informal. O, gusto ko sabihin sa inyo, hindi ko babayaran yan, ha? Tinatanong ko lang kung sino may utang. Then, ngayong umaga, nandito po ang ating chairman at presidente ng GSIS sapagkat tayo po ay nakipag-usap sa kanya at tayo ay magkakaroon ng memorandum of agreement sa kanya ng lahat po ng GSIS members ng pamahalang lungsod ng San Juan. At basta naglilingkod ka sa San Juan, kung meron kang utang, sila po ay magkakaroon ng programa kung saan babayaran nila ang utang ninyo and you will only pay 6% per year up to a maximum of 500,000 pesos a year. Kaya yan po ay kasabtuan ang pipirmahan namin kasama ni Ginoong Rolly Makasaen sapagkat batid ko na marami raw nahihirapan ng bayan ng utang. Kaya sabi ko, sige, gawa tayo ng paraan para merong magbabayad para sa inyo na mas malaki, pero mas maliit lang ang babayaran. Okay po yan? O sige, so parang maliwanag ang programa, palapakan natin. Ginoong Rolly Makasaen, GSIS Chairman and President. Magandang umaga ho sa inyo lahat. Mayor Francis, good morning po. Mayor Villa, members of the council, and fellow workers of government. Alam ko ang hindi nyo alam. Ako po ay alalay ng dati ng tatay ni Mayor Francis Zamora. Nung executive secretary ko siya, ako po yung assistant, isa sa mga assistants ni Tito Rony. Alam ko po, I think 10 terms na siya dito, di ba? Anyway po, diretso ko na po yung programa namin sa GSIS. Kung itutang po kayo sa labas, babayaran namin lahat ng utang ko sa labas. Tapos, ang pinabayaran ko po sa labas ay 3% a month. Hindi ko lang po masyado nakukulong. Pero pag 3% a month ho, 36% a year. Tama? Sa kalahating milyon na nag-utang ninyo, ang binabayaran ng interest, almost 200,000 a year. Sa GSIS, ang babayaran nyo po ay only 6% a year. In short, mga 30,000 a year lang. Okay? So sa amin na kayong utang, pipirma po ako ng kontrata po at then si Mayor Francis po, siya po po nagtatanong sa akin para makinawag po kayo lahat. Siya talaga in his own initiative po, siya po matawag, nagtatanong, kailan ka implement ito. Kaya lahat po ng miyembro ng GSIS, magtatalaga po ako sa mga sa Men, Secretary Vice President at ito,
can we assign somebody here temporarily to process all the logs? Yes, I am here. Our number two of GSIS, EPP Nora. Nora, can you assign? Come here, Nora. Can you assign somebody here? Oh, we have a service desk here so that they can process all loads ng mga miyembro nyo. Kami, babayaran namin mo sa labas. Katapos sa amin ako kayo. Payable po in 6 years ago. Mayor, malaking tulong po ito. Gusto ko ni President Duterte na yung mga 5-6 kailangan po mamanapin ko. Eh, malalaki lang po ang nila. Finally po, ibalik ako sa mga barangay captain. Alam ko po, sinabi ni Mayor kanina dito kayo, ginagawa namin ang paraan po eventually, siguro within the year, makikikusap ko ang i-combo ni Samora sa plato po ni Mayor Francis na maging co-author na bill na lahat po ng CIS, na lahat po ng barangay captains kasama ang kagawa. And all the barangay officials to be members of GSIS. Mayor, if you sign the MOU anytime soon, Mayor, we can station somebody here po who can assist all our members, including the teachers po sa high school nito at saka sa grade school teachers po and all the employees. Salamat po sa mga Kung wala na po,